Magandang araw po sa ating lahat, mga ka-AgriVibes. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Lumban, Laguna. Meron tayo pupuntahan isang farm ng isang kasamahan natin. No? Matagal na nating namomonitor ito. And actually, matagal na akong interesado. Ngayon lang nagkaroon ng chance na mag-meet kami ulit. Ano? So ating pupuntahan. Kung ano man po ito, atin pong tingnan mamaya. Game. Magandang tanghali, mga ka-AgriVibes. Nandito tayo sa Magdalena. Hindi, Lumban. Sorry, Lumban, Laguna. Lumban, Laguna. At dito tayo sa harap natin ay isang napakagandang bundok. Sa likod naman natin ay magandang parang ano. Mamaya may view kayo makikita doon na kung gaano kaganda yung height nito. Pero bago ang lahat, pakilala ko muna si Sir. Ay, magandang umaga. Ako si Zed Africa. Isa ako sa managing directors ng the Agarwood Farm. So this is a company called Agritech Ecofarmer Sustainable Solutions Incorporated. So we are a plantation for agarwood and a few other crops dito sa Lumban, Laguna. Yeah. So gaano katagal na itong kumpanya mo? So the company is almost 1 year na. 1 year. Na-incorporate kami around March 23 of 2023. So 1 year. Yeah, almost a year. Uh-oh. So next week is your first year anniversary. Yeah, next week is our first year anniversary. So nung na-incorporate siya kasama na sa itong site na to? Yes. So magkasabay yun? So sabay. Nag-incorporate and then yung lupa binili namin ng March 30. Okay. So after 7 days, nabili namin yung lupa. Sana all. Makakabili ng ganyang lupa. Ganda nito. Ganda nung farm na to. Pero anong background mo? So, sa IT ako, Brad. IT project manager. Specializing in ERP solutions and various business solutions for oil and gas. Tapos nag-venture ako recently into different industries, so mga small to medium enterprises yung tinutulungan natin ngayon. May mga money changers, may pest control company. So hindi mo rin totally iniwan yung IT? Hindi. IT. So basically, parang na-retire ako last year, around June of 2023. And then, nag-form ako ng isang kumpanya wherein ako yung program manager and sometimes project manager. Tapos nag-develop kami ng mga solutions for, you know, for various companies in different industries. Nag-expat ka, di ba? You were assigned in various countries. Though. Yeah. So, na-assign ako sa Kazakhstan, sa US, sa Thailand, sa Indonesia, saan pa ba? Nigeria, at saka sa Angola. Alright. Paano ka naman napasok sa ano? Sa pagtatanim? Farming. Okay. Nag-start tayo mag-explore in 2019. Sabi ko, meron tayong pwedeng tayuan ng farm. Kasi nakita ko rin ikaw na nagsimula ka mag-farm, Brad. Inimbitahan kita, sabi ko, let's see kung pwede tayong magtanim doon ng kung anumang halaman, di ba? Kasi merong malaking lupa na pwede nating i-explore. Then, the pandemic hit. Hindi tayo nagtuloy. Mm-hmm. Tapos may isa pa akong potential sana na makakasama. Gusto magtanim ng ektarya ng sili. Mm-hmm. Mga Scotch bonnet. Correct. So that also didn't happen. And then we hit 2021 right smack in the middle of the pandemic. Parang lahat ng tao nagtatanim, plantita. Sabi namin, sige, why don't we start? May isa akong kaibigan pa na tinanong ko kung gusto mong mag-farming. And he was like, sige, let's try, di ba? Habang wala tayong ginagawa. So, fortunately enough, when we got to the property, we met a few people, a few kaingin farmers, and we invited them to join us. So, yung mga nakita natin dati ni kakaingin doon ng walang paalam, invite mo sila na instead na squatter kayo dyan. Correct. Nagnanakaw-nakaw kayo ng tanim ng may tanim. Ano tawag mo nga doon? Ano tawag mo sa ano? Magsasako. Oo. So, now part na sila ng farm nyo. Yeah. So this is a good turnaround. I mean, nagkaroon ng purpose yung kanilang ano.
Correct. Kasi kaya naman sila na andun, economics din, di ba? Correct, yeah. So inimbitahan namin sila, sabi namin, oh, gusto anong gusto niyo gawin? Nandito kayo sa lupa, gusto niyo bang magrenta? Mm-mm. Or gusto niyo umalis? Or gusto niyo magtulong-tulong tayo sa ikagaganda ng kabuhayan natin? Kami wala kaming alam sa pagsasaka, sila medyo may alam. So it's a good combination kasi amin yung lupa, sila yung mag-aasikaso nung taniman. So, you know, fast forward to 2024, awa ng Diyos, nakasurvive yung kabilang farm. Mm-hmm. So, ang nakakapagtanim kami doon. Let me just cut you there, no? Kasi mamaya we'll have a chance to go to that specific farm. Yeah. Dito tayo sa Agarwood, no? Paano ka naman napasok sa Agarwood? Oh, good question. Agarwood. Okay. So, same year, 2021, di ba, lahat tayo confined sa bahay, nakakulong. Ang daming webinars. So, yung misis ko, si Tammy, is, you know, she's been very busy learning farming practices, sustainable farming practices. She's a huge advocate of composting. So, sa dinami-dami ng inatenda niya na webinars, naging member siya nung Philippine Native Tree Enthusiast. And then, right in the middle of the pandemic, nakita namin nga may isang farmer din na nag-conduct ng webinar about agarwood. Mm-hmm. So, this was 2021. So, during that time, medyo skeptical kami. Sabi namin, you know, we want to research, we want to kind of understand ano ba yung market dito sa agarwood. So, hindi kami kagad nag-sign up. Hindi kagad kami hindi kami sumama agad dun sa bandwagon. So, we waited a few years. You know, 2021, pagdating ng 2022, you know, we started talking about it again. Meron akong mga kaibigan sa ibang bansa, mga foreigners. And, you know, napagkwentuhan namin, sabi ko, there's this tree, tawag nila Tree of the Gods. Sabi nila, oh, familiar kami dyan. You know, we go to Dubai, we go to Saudi, kasi mga expats din to. And we've been hearing about that. So sabi ko, well, now that you know that and, you know, you've seen it in the Middle East, is this something that you'd like to explore with me? Is this something that you'd like to do with me? Sabi nila, yeah, sige. Mag-pull tayo ng pera and we'll see what we can do. But first things first, maghanap ka muna ng lupa, di ba? They know that we have another farm. And sabi nila, maghanap ka, pwede ba doon sa current farm mo? Ang problem, di ba, you know, you've seen the other farm, medyo logistically challenged siya. So, isipin mo kung may ganito kang tanim, pagdating mo doon sa bundok, baka manakaw lang. Pagdating mo, wala ka ng puno. So, you know, I told them, baka, you know, it's better if medyo nandito tayo sa baba, medyo accessible yung lupa. So they're like, okay, sige, let's look for property and then let's start, you know, putting together our efforts to have a farm. So this was, so this was 2022, ha? Pagdating ng 2023, sabi ko, guys, meron na ako nakitang lupa. And they were like, after a few days, they're like, sige, set up natin company para maipasok ang pera. It has to be legal. Kasi ang mangyayari, pag naipasok nila ang pera, walang problema. Ang problem is hindi nila mailabas whatever money they put in if you're exactly not legally that's the invested. So, you know, naghanap kami ng lupa mga December pa nga of 2022. 2023 January, Feb, nakita ko yung lupa and doon kami nag-decide right there and then. Sabi nila, sige, ang tagal na natin ito pag nag-uusapan, set up the company. So, you know, it took me about 4 weeks to do the setup, worked with a few friends, did the registration, and, you know, pagdating ng March, na-register si company, nabili ko yung lupa, and then I started talking to various suppliers of this agarwood. You know, one of the challenges is ang daming promises, 'di ba? Kaya nga eh. So masyado siyang nakakatakot.
Ngayon kasi para na siyang ano eh, para siyang masyado na siyang commercialized in terms of information, in terms of hype. Hype nga ba? I mean, that's yeah. Sa amin na naririnig, nagbabasa lang but interested. Hype nga ba siya? I mean, from a practitioner, what's yeah. what's the well, anong score? Yeah, so well, I haven't sold anything, 'di ba? You know, I haven't really met a buyer. I haven't really met someone who's looking to purchase all this agarwood. That's still something that we would like to do. Part of our strategy is to go to various countries and meet with buyers, meet with companies who use the actual essential oil. So that's still, you know, in the pipeline. So for now, you know, yung first 5 years namin is we really want to plant first. Along the way, we want to study. I think, you know, part of the challenge is, and part of the hype is that people are saying, oh, tanim ka, pagdating ng 10 years, mayaman ka, milyonaryo ka. Kasi every tree can cost up to what? 1 million, 5 million pesos. Uh-huh. Unfortunately, I think, you know, I think realistically speaking, yung galing sa wild talagang mahal, whereas yung cultured or inoculated in a plantation will not fetch that same amount. But it doesn't mean na walang pera. As with any other product, there is money there. You just have to cultivate that. You know, look at the derivatives. Mm-hmm. You know, look at the other products that, For now, ang nakikita mong market is export. Yes. So because existing yon. Correct. So well, dito sa Philippines, there's no one who has exported legally. Uh-oh. So the company that we put up is an import and export company wherein we're also the plantation. So uh-oh. Part of our so yung business model is to do niyo, that. No? Yeah. That's the ano. Yeah. So yes, so the business model is that we will plant, we will process, and we will hopefully do the export. Mm-hmm. There is money in it if you look at the derivative. So meaning gagawin ipoprocess mo yung product, ano yung mga products na pwede mong ma-process okay. So well, first and foremost, you have the agarwood chips, yun yung pinakamahal na binebenta nila. And then the derivatives would include incense, tea leaves, ano pa? You can make fragrances, you can make balm, essential oil. Sa Philippines, may nagpa-process na nun? Well, may nagpa-process na ng tea leaves into agarwood tea. There's a few. Pero there's no market yet because, you know, the market is still very young. Wala pang nakakakilala ng agarwood tea. If you try the agarwood tea alone, medyo acquired taste siya. May bitterness siya eh. Kung yun lang ang iinumin mo, baka hindi mo siya masyado magustuhan. So, kailangan mong timplahin ng maayos, di ba? So, what we're trying to do, we've been testing the leaves and infusing it with one of our products, which is Roselle. So, we have Roselle sarap tea. Sarap po. Oh, di ba? Nice. So, we're drinking Roselle tea. Try this. Sarap. So, we're infusing that. So, maganda yung combination niya. We've also planted a few mulberry shrubs na eventually, pag namunga siya, pwede mo rin gamitin yun to infuse it with the tea. You can also include other berries or other fruits as part of the agarwood tea. So yun yung market na kailangan pa i-cultivate. Wala pang user nun dito sa Philippines, although there's a lot of users sa Middle East, China, India, and you know other Asian countries. Yeah. Ano pa ba? There are a lot. There's actually a lot of benefits that are derived from the agarwood tree itself. Nakakababa siya ng high blood pressure, nakababa ng uric. There's still a lot of medical benefits that have been. So ito yung sa tea. Sa tea and the actual essential oil. Ah, okay. Tapos yung hydrosol niya has also a lot of health benefits. So it's not, you know, so there's no medical studies that prove na nakakababa siya ng blood pressure or nakakababa siya ng uric acid. But you know, as with any other how do you say this, yung mga parang herbal teas and all that, doon siya nagagamit. So meron siyang more studies have yet to be done. Mm-hmm.
here in the Philippines para masabing, oh, ito yung actual health benefits niya. Okay. But in other countries, they have been using it as a supplement. So yung na-mention mo na probably on developed market would be in the Middle East. Yes. China and parts of Europe, yeah. I guess. Correct. So in the Middle East, like, you know, countries like Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Iraq, diba? They have ano eh, they have specialty stores in their malls who actually sell the agarwood chips. Galing, ano? And the chips would, you know, the range of the prices is like 35 what do you call that, dirham yata, 35 dirham per gram. So it fetches a lot of money kasi ginagamit nila na ano yon, ginagamit nila na parang incense, and then you know, they use that and they congregate and you know, smell that fragrance. So they share the smoke. Yeah, they share the smoke, parang ganun. Pero mahal siya, different qualities, different grades from every country have different senses. So I guess it's really the soil quality, the type of plants that you intercrop it with, the type of pests and fungi that you know, that infect the trees. Okay. So, paano magsimula? I mean, mahal ba yung planting materials? So, planting material, actually, it's quite expensive and it's because of the hype. But, you know, if you do a lot of research, siguro may mabibili ka 200, 300 per tree. What I really like about the supplier that I got is, you know, I got it for a higher price, but they took care of the planting. So, what happened was that, you know, he delivered the seeds, and then he brought in a few people who already worked for him in his plantation. Mm-hmm. Sila yung nag-clear ng area, pinatabas nila, so that's part of the seedling price. Yeah. Part of the seedling price includes delivery, clearing, paghuhukay, and then pagtatanim. So, ilan na nakatanim mo dito? 686. And the target is? 1,500. 1,500. So, with a property size ng 1.6 hectares, uh-huh. I mean... Sobra-sobra yung 1,500. Uh-huh. That's why we can intercrop and we can plant other complementary crops. Uh-huh. And part of that also, Brad, is nag-experiment kami kasi we, you know, matagal ang... Masyado mahaba ang runway ng business na to, di ba? So, bago ka lumipad, mag-aantay ka ng 10 taon. 10 years, oh. So, 10 years. Ang window namin is 10 years. So, you know, from year 0 to year 9 or before the harvest, syempre, kailangan namin i-sustain yung sarili namin. May mga tao kami pinapasweldo. So, part of the plan is to plant other medyo things. Medyo may mga short-term crops tayo or medium-term crops tayo para lang medyo may... Meron tayong pang-sustain. Ano? Correct. May pampasweldo. Actually, yun nga yung tanong ko din. Ano? Kasi ang goal naman ng lahat ng farm, number one goal, dapat sustainability. Eh. Correct. More than the early profit, dapat sustainability muna yung tinatarget. Eh. Correct. So, kaya kayo nag-intercrop ng calamansi and other... ano? Correct. So, we have calamansi, we have mulberry, we have a seasonal crop na pinaplant din namin doon sa kabilang farm. So dito nag-try kami to test lang the quality of the soil. So nagtanim kami siguro mga 500 square meters ng Rosel hibiscus. Yeah, yeah. And you know, yung 500 square meters na yon, we've harvested ilan? Siguro mga 300 kilos. Okay. 300 kilos of Rosel, which in turn we used as ano, Rosel jam. The presyo ng ano, the presyo ng Rosel. Oh yeah. 400 per kilo, Brad. Sana all. Ngayon, in terms of the potential naman ng income dito sa agarwood, kasi iba-iba yung sinasabi ng mga tao. Eh. Yes. Per hectare, you can earn as much as 50 million, correct. 60 million, 100 correct. Million. So what's correct. The truth behind it? Anong storya doon? Malaki daw, 1 billion daw, 1 billion per hectare. Mga billionaire na mga ano. Na. Diba? So ano ba talaga? Actually, pag pinapabilang ko yung mga puno, Brad, sabihin ko ganito pag bibilang ha, 1 million, 2 million, 3 okay. million, 4 million. No? Pag tinanong ko, ilang million ang puno natin ngayon? 683 million. Ayun. 83 tama. Million po. 683 million po. O ilan pa yung itatanim natin? Nasa 800 million pa po eh. Ganun ang bilangan namin, Brad. No, but kidding aside, ang dami kasing
webinars, ang daming seminars, ang daming conferences. Syempre a lot of them are, you know, are enticing people, 'di ba? Ginagawa minomotivate kayo na pumasok sa farming na to. And I think as of now, you know, from 2021 kasi 2021 pa lang naging, you know, medyo nagkaroon ng naging following. Kumbaga, ano? Naging legal siya eh. So 2021, you know, between 2020 2021, marami na nagtatanim. I've seen trees na maybe 4 or 5 years old. And syempre, habang dumadami yung supply mo, baka bumaba yung presyo. That's one of the things that you have to look out for. Marami nagsasabi na ang presyo niya is, you know, between 500,000 to 1 million per kilo. I think we have yet to see that happen kasi parang, wala pa talagang nagbebenta. Parang concept pa lang talaga siya. Correct. Wala pang ang proof of concept. There are plantations outside the Philippines who have been selling, 'di ba? They've been producing. So doon nila kinuha yung kanilang mga model in terms concept. Of pricing. Correct. So, you know, realistically speaking, ang naririnig ko is between, you know, at most you get 100,000 per kilo. At most, ha. Average price in the market is between 25,000 to 50,000 pesos per kilo. Yun yung process na how much ilang kilo ba nakukuha mo sa isang puno? Okay, so you know, from the time na narinig ko tong agarwood na to, ang sinasabi sa akin is, you know, between 1 to 5 kilo for a 5-year-old tree. Pero I've seen trees na yung 5-year-old, ang diameter niya siguro mga 2 inches. So, para pa lang siyang ano. O, paano mo siya tuturukan? O, diba? parang ganito lang siya. Correct. Parang ganito, di ba? So, yan na yung ano niya, yung main bark so, niya. So, paano kukuha ng 5 kilos? O, paano ako kukuha ng 5 kilos? So, realistically speaking, we're looking at a 7 to 10 year inoculation. To achieve the 5 kilos. Okay. Yung presyo, I honestly cannot tell, but the strategy of my company is that we will also process and not just sell the raw materials. Kasi feeling namin there's really a lot of potential to this parang you process this product, you diba? Plant locally. Correct. You process locally and you export the process. Yes. Or maybe there will be a market within the Philippines. Diba? We don't know. But what's really nice about this is, you know, since this is an endemic species, it's a tawag dito, endangered. Uh-oh. It's endemic. It's endangered. What's nice is dumadami na yung puno, diba? Kumita man tayo or hindi, nakapagparami tayo ng almost extinct na na halaman, di ba? So, you know, I'm all for that. We're, like I told you, di ba, we're into sustainable farming, we're into, you know, planting and replanting efforts. So, na-achieve namin yon. And my colleagues in the organization naman are also supportive of the sustainability efforts. So, ang pag-harvest niya naman is you cut the tree. There are various ways. Right now, the most efficient, I guess, or the best way to harvest is it is to cut. We're looking for sustainable ways on how to, you know, to make sure that the tree is not dead, di ba? While you are earning. So who knows, you know, within the next 5 years baka meron ng better way of inoculation. Meron ng better way of harvesting the agarwood without killing the actual plant. Pwede ba yung now if for example ano yung, you know, by the time na yung itaw yung mga plants na yan, you harvest na in, yeah, still ang method pa lang is talagang putulin siya. Merong iba na hindi pinuputol eh, tinatanggal lang nila yung bark. Tapos, kumbaga kinukuhanan lang nila. But we don't know eh. Okay. We have yet to see that. Ang tingin ko naman, kailangan mo talaga na malaki yung diameter. Kasi pag tinanggal mo siya, mahihirapan na siya. Kung ganito lang siya, kung 2 inches lang yung diameter niya, edi mahirapan nang makarecover yung puno. Kasi kung nisip ko naman, kung let's say 2x3 ang distance mo, on the, let's say, 7th year,
Yung pagkita nun, pwede mo taniman na eh. Nang iba? Nang same? Nang same. We'll see, yeah. Di ba? I mean, yeah. We'll see. Parang intercrop mo siya sa sarili niya, di ba? Oo. I mean, you have different parang ages ng halaman. Correct. Na pag pinutod mo na yung kailangan i-harvest, meron ka ng kasunod na less waiting time. Well, what we're planning on doing is, I think I told you earlier, is that, you know, we won't cut them all at the same time. Uh-uh. We'll do a phased approach to the harvest. Uh-uh. Kasi hindi mo rin naman siya mapaprocess ng sabay-sabay. Uh-uh. Based on what I've seen, it takes about a week to harvest and process one tree. Sometimes even longer. So if you cut all 1,500 trees at the same time, saan mo siya ilalagay? Gaano karaming tao magpaprocess, di ba? So I think, you know, part of what needs to be done is plan mo kung ilan yung ikakat mo. So, anong full name mo, ate? Marietta Balitaan. Marietta Balitaan. So, anong, ano, taga dito ka talaga? May ibang probinsya kang tinanggalin? Taga, ipinanganak po ako sa Santa Cruz. Tapos, lumaki po ako sa Talaongan West, Cavinti, Laguna. Ah, Cavinti din. Mm-hmm. Okay. Ah, gano'ng katagal dito sa, ano, sa farm na to? 7 months pa lang po, sir. 7 months. Mm. So, ikaw na yung mga nagtanim ng mga huling agarwood dito. Apo, apo. So, ano naman ang na-experience mo sa pagtatanim ng agarwood? Anong maganda sa kanya at anong medyo nahirapan kayong parte? Bali, ang mahirap po yung pagbubuhat kasi medyo pataas na po. Mm. Pero yung pagtatanim naman po ay okay lang. Hinuhukayan po namin ng 1 meter po ba yun? Oo. Tapos, kailangan po. Gaano ka laki yung seedling bag? Ganun din ka lalim. Opo. Ang gaano po kalaki yung seedling bag, ganun din po kalaki yung hukay. Para pong maano yung mga ugat niya. Okay. Para makagalaw ng ayos. Opo, makaano okay. Ng ayos, makatubo. Sige. Pero yung pag araw-araw naman na pag-aalaga sa kanya, ano naman ang ginagawa mo? Dilig lang po, maintain po sa dilig kasi madali po siyang matuyo. Yung lupa dito, madaling matuyo, kaya kailangan po maintain sa pagdidilig. O, ilang beses mo dinidilig maghapon? Umaga't hapon. Tapos, ano pa bang ibang ginagawa nyo dun sa, bukod dun sa mga nakatanim na, yung sa mga hindi pa nakatanim, ano ginagawa nyo dun? Ay, maintain din po sa ano, pagdidilig. Okay. Tapos, ano po, yung tinutubuan siya ng damo, nililinis namin kasi naagawan pa yung puno ng agarwood ng damo. Kaya linis din po, nililinis. Yung paglaki niya, pagtubo niya, gaano ka, napansin mo ba, mabagal, mabilis, ma... Ano po, nung maulan, di ba po nitong November, December, medyo maulan, maganda po yung tubo niya, mabilis lumago. Nito pong magtag-init, parang bumagal. Okay. Sa sobrang init. So talagang ano ah, talagang medyo kailangan po sa lamig. Na-influensya hindi ng klima. Mm-hmm. So habang malamig, medyo maganda ang maganda magtanim. Pati yung kulay yata nung dahon. Opo, medyo... yung pagiging ano nung dahon niya. Oo. Pag po malamig, maulan, green na green. Pag po gantong masikat ang araw, nagyayelo. Kailan umaatake yung mga insekto? Ano po, nitong lumalapit yung tag-araw. Oo. Ayun po. May mga insektong dumadating, pinuputol nila yung mga sanga. Anong ginagawa niyo sa insekto? Anong ini-spray niyo? Yung dala ni ini-spray po kami na dala ni Sir, hindi ko po alam ang okay. Pangalan. Okay. Pero bukod doon, yun lang naman ang pinaka challenge niyo. Opo, yung insekto na may yung pagka mainit, medyo tulong na lang ng dilig. Opo. Tapos insekto. Mm. Bukod doon, ano pa ang wala naman na po. Wala masyado. Opo. E di, kumbaga talagang pinakamalaking oras na ginugugulip sa didig, ano? Pagdidilig po. Okay. Tapos nakita ko may mga naka-intercrop kayo dyan ng mga kalawansi, mga, ano, kamusta naman yon? Kamusta ang... Okay naman po yon. Ano, nung itinanim namin, mabilis po lumago ang kalamansi. Okay. So, bali, ano yun, nakasingit sa gitna ng mga ano? Opo. Sa pagitan po ng... Agar. Okay. Ano nauna? Yung agarwood o kalamansi? Agar po. Agar muna. So talaga lang pang shade later yung ano nyo? Pang ako shade yung kalamansi. Kalamansi. Tapos kung may mga pipitas na mga bunga, di additional income na lang yun later. Ayaw po. Okay. Sige. So mga ilan pang ano dito? Ilan ang nakatanim sa bilang ninyo? 610 na puno na 610. Po ng agar. Ang target nyo ay? 1.5 po yan. 1.5. Wow.
1.5. Sana all. May ganun kadaming... ano pa? Nasa 800 plus pa po yung ano? Yung nasa seeding bag. Nasa seeding bag. Okay. So, kakasya na yun dito sa inyong 1.6 hectares na sakto lang? Parang sakto lang po. Okay. Sakto lang po yung 1.5 na target ni sir. Okay. Sige. So, bali yun lang ang pinaka mabigat na trabaho niya yung pagdidilig at saka yung sa insekto. Bukod doon, monitoring na lang talaga. Apo. Okay. Sige. So, saan nga itong barangay na ito, ate? Barangay Balubad po. Lumban, barangay Balubad. Laguna. Sino kasama mo rito? Yung pong... Yung iyong boyfriend? Apo. May anak na ba kayo? Wala pa? Wala po. Okay. Sige. So, yun lang ate, no? Tinanong lang namin doon sa paano mag-maintain at mag-alaga. So, hindi pala ganun ka-komplikado din, ano? Talaga lang, opo, bali ang pinakang risk lang po ay yung sobrang init nga po. Madaling matuyo. So, pero madali naman po alagaan. So pati pala yung pagsisimula ng pagtatanim, kahit pa pwede na itanim na, magandang iiwas sa tag-araw. Tag-araw po, opo. O, maganda mag-ano sa medyo na ulan-ulan pa para mas secure na ang kanyang yung, na siya hindi madalanta. Ano, opo. Okay. Sige ate, salamat ha. Salamat sa po. Oras mo. Siyempre, meron kang upkeep ng lugar, fencing, kuryente, water, things like that. But you know, a portion of the actual amount is dedicated to management fees to make sure that we are able to sustain our operations. Okay. That's very unique yung ano na yun. Oh. Well, at least hindi kasi ako well-versed sa agarwood. Yeah. Yung model na yan is first time kong narinig. Yeah. Which is, you know, especially sa mga wala namang lupa at walang oras. I was going to say that nga, Brad, na yung mga taong walang lupa, walang oras. Wala kasi, sa Pilipinas. Wala sa Pilipinas. So, it takes a lot of time naman talaga. Hindi siya yung, contrary to what other people think, hindi siya plant and forget, di ba? Mm-hmm. Especially yung first 4 years niya is kailangan mo siyang dinidiligan, binabantayan. Ngayon na nga lang, malalaki na yung seeds namin, almost a year na. They're about 3.5 feet tall. Mm-hmm. May mga peste siya eh, so kailangan siyang binibisita, kailangan siya kinakantahan ni Ate Mayet, di ba? Mm-hmm. So, kailangan siya ng oras and yung sponsorship program is really for people na gustong magtanim pero walang oras. Pumasok sa agarwood industry. Gustong pumasok sa agarwood industry. But, you know, limited resources, limited time. Correct. Whatever. Correct. Okay. So, yun. Okay. So, we're giving them that opportunity while at the same time helping sustain the plantation. So, ngayon, masasabi natin na napakabata pa ng industriya sa Pilipinas. Correct. Ano? Yeah. About 2 years. Oo. And this is the best time to enter, ika nga. Kung... Yes. But first, ang natutunan ko sa is study the details muna kasi correct. Ang daming hype eh. Yep. Nakakatakot nga to the point na, totoo ba ito? Oo. I mean, ang mangyayari sa'yo is, na-hype ka, bumili ka, nagtanim ka, and then you realize, shit, ang hirap pala nito. Wala kang oras. Oo. Diba? So, and then... So, para din siyang yung regular farming, regular in the sense na kailangan na doon ka din. I mean, kasi yung iba course, kasi, pag tinanim na fruit bearing, tanim mo, balikan mo yan, pagbubunga na. Parang, correct. Hindi ganun yun. You have to take care of the plant mo. But what I'm seeing is 10 years is not a long time. Huh? We're almost 1 year and... And then, ang ginagawa nyo, in sa waiting time, you're using that for research and then building capacity, correct. Building capabilities sa processing, etc. Correct, yeah. So, we're studying, we're attending a lot of seminars, we're going to other places, meeting other farmers, mm-hmm. you know, learning from each other.
Meanwhile yung processing nung other derivatives niya, inaaral din namin, 'di ba? Kasi hindi naman siya biglaan na okay, kikita ka sa leaves for example. Uh-oh. But how, 'di ba? It takes money, it takes effort, it takes time, 'di ba? To learn all those. So, we're using this time to study and learn about all these. So, while waiting, it won't be enough, you're using the time na correct. Para once ma-ready sila, medyo ano na siya, nasa end ka na, sa kabilang end ka na processing, and then correct. You have now the final product for ready correct. For the market, whether local or correct. Export. Correct. Kaling. Yeah. So, subject matter, no? Invite mo sila dito sa farm mo dito. No? Kasi I think yung mga gustong mag-aral, I think ang pinakamaganda is pumunta kayo sa farm. Yes. Huwag na kayo magbasa sa Facebook, o huwag makinig sa ganito, ganyan. Correct, no? Yeah. We're not saying they're not valid. No? Sinasabi lang namin is visit a farm. Yeah. That siguro ang pinakamagandang way para matuto. Yeah. Di ba? So invite mo sila, Brad Cedric. Yeah, so we're located here sa Lumban. Although we wanted to keep it a secret, but it's okay kasi may tao naman dito. We're open for visitors. You just need to get in touch with us, and we'll give you a tour. We'll show you around. We'll show you how we're taking care of the plants. Yung mga tao namin dito, they're very welcoming naman. As long as nagpapaalam tayo, di ba? Yung mga magsasako lang naman iniiwasan natin. But in any case, diba, sa ngayon kasi everybody's learning, we're more than happy to share, we're more than happy to impart what we've learned so far. And if you're already an agri-world farmer, obviously we'd want to learn from you. And hopefully we could share something as well. I think ang magiging pundasyon ng industry nito is if you build a strong community. Yeah, correct. Diba? Yeah, and part of the strategy is to build the business around it kasi, Brad. So we want to teach, we want to learn. Yeah. The more people doing this, the more information we will gain . Hindi ko maalis yung tingin ko dun sa ganda ng farm mo . So lalagyan natin dun ng coffee shop. So ganoon po mga ka-agri vibes, ano? Si Kuya Cedric will take care of you if you're interested to learn about agri-wood. Ano. Very promising, no? Magandang pag-aralan. I personally am interested to learn more. Ano. So, yun lang po muna today. Magandang araw po sa ating lahat. Kita-kita po tayo. Thank you.